Hi, Mayor. Gano po kayo kahanda, Mayor, sa debating ito? Gano po kayo kahanda, Mayor, sa debating ito? Wala naman. Just by being me, share natin na some ideas, mga pangarap natin sa tao. Typical of me, of what we have done in Manila. Tao muna. Mauna lang, maitawid lang ang tao. Kinailangan nyo bang mag-review on figures, facts about pandemic, economy? It's more on external situation. Kasi what with, ano ba magiging epekto ng buhay ng bawat Pilipino sa posibleng mangyaring mga bagay at dahil may nangyari na, na sa iba't ibang dako ng mundo. Mm-hmm. Anong epekto nito sa buhay ng tao? Can you say you have competent plans in terms of pandemic and its effect on economy? I think it is fair to say na lahat naman may magandang idea. Okay. No, lahat ng kandidato siguro maganda naman ang layunin. Okay. Ng bawat kandidato. Sir, sa mga pero ang what is important is may prueba ba yung bawat sasabihin. No? You can use good or high polluting words, pero sa akin, ang mahalaga sa akin, yung tangible na epekto sa buhay ng bawat pamilya ng Pilipinas. Sir, sinabi niyo yung mga nangyayari sa ibang bansa katulad ng sa Russia. Yeah. Meron ngayon na programang pamahalaan tungkol sa nuclear energy. May we get your position on that, and are you amenable to revive the NPP? Okay, yung nuclear energy, sinabi ko na to, hindi ko siya priority. There are other means of acquiring and creating stable energy source na safe. With regard to Bataan, nuclear power plant, I will convert it into a Silicon Valley and data center of the Philippines and Philippine government. So we can make use of yung pera ng taong bayang ginastos doon, gamitin na natin sa isang bagay na umaayon naman sa makabagong panahon. This may create more jobs, especially naniniwala po sa mga estudyanteng Pilipino na nakapagtapos sa pag-aaral ng makabagong teknolohiya or other creative means, no? Through technology. Baka makapag-build tayo ng unicorn sa ating bansa. Why not? Kasi kung gagamitin natin yung building na ito, no, ito ay matibay para maging data center. Pero hindi ito ligtas para gawin at i-revive as nuclear energy source. Ano po, sir, you always put premium on facts. But last night, kasama niyo po si Mocha na nalink sa massive disinformation network. So how do you reconcile your values? Well, did you file cases against her? There was, sir. There is a case then that she would able to answer it under the rule of law. Basta tayo, kailangan natin lahat ng tulong, katulad mo, na kailangan makumbisi natin na iboto ang team Isko Doc Willie. Sir, you're supporting Dr. Willie Ong as well? Kasi parang yung I don't know with her. I cannot answer to that because it is up to her whom she will vote for. Whether senator, of course, yung party list niya, or sino man ang vice president. But as far as last night is concerned, she mentioned na kaibigan niya si Doc Willie. Your Mr. Matabigas kasi yung laban nyo. So, gaano kalaki matutulong nitong debate na to para sa campaign? Ay, mabigat talaga ang laban ko kasi outsider ako eh. I don't belong to political pedigree. Katulad niya sa buhay ng tao, no? Marami kang pagsubok na pinagdadaanan, no? But at the end of the day, ang nakita natin, lalagpasan natin ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin at pinagtibay tayo ng panahon. But so, tuloy-tuloy lang tayo at lumikit sa tao. Sir, last na lang on Mocha kasi dati sure. Yung City Hall,